Bawal pala. Kung pupunta po kayo dito sa SM, kailangan nyo ng VIP pass na kukunin nyo sa barangay hall nyo. Ayan. So kami, kumuha kami ng VIP pass para makapasok dito sa SM. Ayan. Pupunta kami ng hypermarket dito sa SM City Rosales. So chill-chill lang tayo guys. Chill, chillax. Walang panic buying na nangyayari. Ayan, so dito tayo ngayon sa loob ng hypermarket. Walang masyadong tao. Ayan guys, so iikot-ikot lang tayo. Konti lang ang tao ngayon dito guys. Hindi ko alam kung hindi nila alam na bukas ba ang SM Hypermarket dito sa Rosales, or natatakot lang silang lumabas muna. Kami guys, nakalabas kami kasi humingi kami ng pass sa barangay hall na mag-grocery kami. Ayan. So, hi guys. Humingi kami ng pass na papel na galing sa barangay hall para makalabas at makapunta dito sa hypermarket para mag-grocery or bibili ng mga gamot. So, sa mga hindi po nakakaalam, mayroon po yung pinapatupad nila ngayon guys na hingi ka ng pass sa barangay hall para makalabas ka ng bahay. Pero isang miyembro lang po ng pamilya ang pwedeng lumabas sa isang pass. Siya lang po yung pwedeng lumabas, bumili ng pagkain. Kasi guys, nag-iingat talaga tayo ngayon about sa COVID-19 na yan. Ayan, so mabalik tayo guys. Mabayad na kami. Okay guys, sa mga hindi po nakakaalam, open po ang SM Hypermarket dito sa SM City Rosales. Bukas po sila hanggang 9 AM to 6 PM ng hapon. Nagbubukas po ang SM ng alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. And so dito yung kasama natin. Nagpa-panic buying na po siya. Ang dami niyang biniling tinapay. So nagpa-panic buying na po si Irene. Sabi ko nga sa kanya, huwag siyang mag-panic buying kasi hindi pa malala yung COVID dito sa Pangasinan. Pero basta sa inyo pa rin po yan guys. Ayan, so bakit? Ano pang bibirin mo? Hindi ko alam kung ano mga pinapabili mo. As you can see, konti lang po yung tao ngayon dito. So medyo mahaba yung pila guys. Konti lang yung tao pero mahaba na yung pila sa counters. Okay.
So sa mga hindi po nakakaalam na bukas po ang SM City Rosales Hypermarket. Nagpa-panic buying na din po siya. Bukas, ulitin ko po, bukas po sila ng alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ayan guys, so nandito na muna tayo at magbabayad na tayo. Uy, nakikita ko ng liwanag. Liwanag. Okay guys, so uwi na tayo ngayon. Samahan nyo kami umuwi at maggagaso dito na tayo guys. Okay guys, so today is January 20, 2020. And so let's go. Diyan na tayo ulit. Guys, so nandito tayo ngayon sa boundary ng Tarlac, Pangasinan. And so kung makikita nyo, may checkpoint ng Rosales. Yan po ang checkpoint ng Rosales dito. So ipapakita lang natin yung papel na kinuha natin sa barangay hall. So pinaalis tayo agad kasi nakita niya yung pass na pinakita ko sa kanya agad, kaya pinaalis na tayo. Okay, so after ng checkpoint ng Rosales, may madadaanan na naman tayong checkpoint ng Tarlac naman. And so kung nakikita nyo, may checkpoint na naman ng, yan ang checkpoint ng papasok ng Tarlac. Ayan, paparayan tayo. Giling sir, checkpoint. Sa ka galing? Sa SM sir, grocery. Pwede kayo makataan dyan sa ano? Sir, hindi kayo pwedeng dumaan dyan sa Rosales. Ay, Rosales. Dito lang kami sir, sa may elementary. May nagpapasok din dyan sa Rosales eh. May nakatay na ata dyan. May naglalakto ng Tarlac. Ano bang binigyan nyo dyan sana?
Diyan sa SM sir, nag-grocery lang po. Hindi masyadong ano, huwag kayong masyadong pano, next. Hindi na kayo, doon na kayo doon. Sige sir, sa Rosales. Basta tundahan nyo dito lang. Sige sir. Sige po. Guys, so kung narinig nyo yung pinag-usapan namin is bawal palang pumasok dito sa Tarlac. Ngayon lang po namin alam na bawal palang pumasok talaga. Hindi pa sila nagpapapasok ng kahit taga Rosales ka pa. So mahigpit talaga ang mga checkpoint ngayon dito na pinapatupad nila. So next time na lalabas ulit kami, iikot na kami sa Rosales. Hindi na kami dadaan ng Tarlac. Naglalaro siya sa around
pinabili ni Ikon. Okay guys, so ito yung official pass slip. One pass slip per household only. Na sinasabi nila yan. So may pirma ng punong barangay ninyo dito sa baba. Tas pangalan, destination, and so grocery and buy medicine ang nila. Ingat kayo dyan sa lugar nyo. Stay safe. Kung hindi naman importante ang lakad nyo, kung gagala lang kayo, stay na lang kayo dyan sa bahay nyo. Safe pa. Ayan, so dito na lang guys. Thank you for watching. God bless. Ciao, maasalamat.